Hello, Pinoy Unboxing viewers. Welcome to Pinoy Unboxing. Ako si Paul Tan. At kasama ko ngayon yung special guest natin. Si, sino ka nga ba? PK. Si PK, yeah. You can call him PK as in P, letter K. Oo, yun. So ngayon, bakit nandito ba si PK? Kasi we're gonna talk about this new case from Aerocool. At ngayon, medyo... I'll be honest, nagiging medyo sikat tong casing na to ngayon. Kasi parang nakita ko siya around sa Facebook, maraming gumagamit. So ngayon, we're about to find out bakit nga ba napaka medyo sikat na tong casing na to. So please join us today as we unbox this DS or Dead Silence na Gold Edition from Aerocool. Yes. Itingnan muna natin kung ano ang box. Oh, ano meron sa box. So, DK, ano ba? Ah, PK. PK, ano ba yung mga ano? Hindi ako nag-iisa sa pagkakamali. PK, ano ba yung mga ilan sa mga features na itong case na to? Well, yung features itong DS ay ano, yung form factor niya. Mm-hmm. For MATX at saka IATX. At saka syempre dahil dead silent siya o DS, minamuffle niya yung sounds ng components natin sa loob ng ano. Nice word, muffle. Ngayon lang nakarinig na gano'n yung mga matitinding DS natin. Nag-aral. Talagang binasa mo yung manual. No? Tapos, ito nga pa ng DS cube na nakuha natin. Mm. It's the window version. Tapos, gold in color siya. Pero kasi yung version niya, meron yung nano-window. Tagang nag-research ka! Okay, so katulad na sinabi ni... Pag nag-guest kayo dito, mag-research ka. Katulad na sinabi ni PK, ito yung version na tawag dito na... Anong tawag mo? Yung windowed version. Okay, windowed version. Okay, so tama na dal-dal. Buksan natin ngayon yung box. So, PK, na-traffic ka ba papunta dito? Hindi naman. Oh. Taga-sama ba, PK? Taga-Malabon ako. Yeah. Actually, si PK, nakita ko lang siya sa kanto kanina, tapos tinawag ko siya. Sabi ko, tara mag-box ano sa'yo? Ano yun? Tara, pull yan ah. Anyway, okay. So, katangis. Babalik pa rin natin to, PK. Sige. Yeah. Yun. Okay. Uy, may static. May static? Oo. Kaya, ingat kayo dun, ha? Oo nga pala, static, no? Okay. So, kumusta naman yung packaging niya? Well, meron siyang enough na cushion para safe yung, ano, yung tag dito. Yung travel nito at saka, ano, pag-ship. Ingat kayo, ha? Kasi may kumpo, ano din dito, eh, pyesa. Oo nga. Tama. So, sige nga, PK, buksan mo yung part na yan. Sige, huwag nga, sirayo ko na yan. So, tabi muna natin tong case na to. Ayan na to. Okay, so, styro lang yun yung laman nung mga yun. Okay. Ang plastic niya. Pinatanggal sa akin ni Paul, ang laman ay ang manual. Okay. Ito yung stance natin. Okay. Yan. Laman nung pinatanggal sa akin ni Paul dito sa styro ay ang manual at saka ang covering sa tuktok yata ito eh, sa taas. At ayun, nag-research ka! Alam ko yan! Kasi yung taas nung ano, Aerocool DS Gold, yung mga Aerocool series, DS series nila, may switch yung taas, pero yung sa tapalan dito. No? Mamaya, pakita natin. Saka nga pala, as you can see guys, hindi siya yung normal na mesh. Mm-hmm. Honeycomb siya, katapos, it has some parang dampening, sound dampening ba to? Yeah. At the same time, filter din siya para filter. Ayan, dust filter yun siya. So, okay yung build quality niya. Surprisingly, I'm impressed. No. Okay, so tama na yan. Let's see kung ano yung ano tong case na to. Yeah. Promise, ang ganda pala na ito sa personal. Kaya pala maano to, popular ngayon. Okay. Oh, hindi lang gold ang kulay nito ah. Available din siya sa wala yatang kulay. Black, okay. White, and red, pink, blue. Blue, green. Meron yatang pink eh. Yeah, meron nung nakitang pink, red yan. Ito yung sinasabi sa'yo. Yun. Ayan. Ang cool. So, parang kung gusto mo palitan, ito. Hmm. Paano ba yun? Okay. Ay, lang. Bakit ba ito walang lock? Probably you have to, ano. Ito, tatanggalin siguro to. I think so. O baka natanggal yung lock nito. Anyway, so ito yung ano, ito yung guys yung mesh na kung gusto mong mesh option. Kaso nga lang, ayun, it will snap pala, hindi na kailangan ng lock. Okay. So ito yung guys yung mesh option nyo kung sakaling gusto nyo ng more
ventilation. Okay, more airflow dun sa inside the case. So pakita natin yung harapan. So nga pala guys, hindi ako nag-research tungkol dito sa casing na to kasi gusto ko maging fresh yung impression ko. Si PK naman, yung part niya, yung talaga nag-research, okay? So parang mababalance natin ngayon kung ano yung opinion namin pareho sa casing na to. Okay, so looking at the front, yan, very minimalistic yung ano, yung design niya. Yan, there you go. Katapos, PK, kumusta yung paint job nito? Anong impression mo dyan? Makinis. Pero not very glossy, no? Yeah. Oo. Oh, kasi hindi mo naman makita yung reflection mo. Yun ang nakakapagtaka. Makinis siya, pero hindi siya glossy, no? Maganda yung build, actually. Ah, maganda yung quality niya. I'm very impressed, sa totoo lang. Tsaka ito nga pala, guys, is all plastic. Yan. Katapos yung side panel niya is metal. Yan. Katapos, the chassis itself is metal din. Which, tingnan natin, kadalasan kasi PK, chinecheck ko yung side panel kung anong metal ginagamit nila. So, tingnan natin itong gilid. Ang testing ko dyan, ito. Opa, amazing niya! Hindi, ano, rigid siya, oh. Hindi siya nagbe-bend. Hindi siya nagbe-bend. Ibig sabihin, magandang klase yung ginamit nilang metal dito sa case na to. Katapos, ano bang feature ng harapan, PK? Well, yung harapan is, ano, ito dito yung drive for, ano, pwede sa mga DVD or yes, ano. Okay. Optical options. Oh, inside, SD cards or kung may floppy disk drive pa ito. Pwede yun dito. Talaga, may floppy pa, ano? Pero sa bagay, tama ka. May mga gumagamit ng mga SD card reader mo. Memory card pwede siya dito. Yeah. So, yun yung dalawang bay niya. And yung first na mahalata nyo dito sa DS is yung grooves niya dito sa loob. Oh, so, ano? It's part of each feature yung pag-airflow. Pwede dito pumasok. I see. Oo nga, no, all around siya dun sa casing, oh. Yan. Ayun, yung rooms. Makikita nyo nga pala, guys, yung detailed picture na to sa website natin sa pin-unboxing. Yeah. So, as you watch the unboxing, you can listen to it while reading the article, no? Okay, so, pipicturean din to ni PK, itong part na to. Katapos, PK, pwede buksan yung part na yan? Ay, di ba pinakita natin kanina na window? Yeah, oo. So, ito yung window. Yun, okay. So, yung isang version naman, yung parang tinanggal lang ni Paul na wala to. Okay, so, kumain natin. Yun. Window version. Yan, ganda. Ganda, no? Panalo, sir. Pwede, ganda. Wait. So, parang yung window version kasi, nauso ngayon, sinishow off yung components sa loob, di ba? Lalo na kung Asus yan. Wala, nagpa-plug ako. Lalo na kung maganda yung component mo. Tama, di ba? Sakto dun sa Asus na gold motherboard. Actually, kaya siya, ang maganda dito kasi horizontal yung fitting ng motherboard mo eh. So, bali yung video card mo, nakalagay dito. I see. So, ang bubungad sa'yo dyan yung video card mo. Oo. I see. Meron ba kayong gold na video card? Meron, di ba? Yung bagong mga 780. Oh, hindi ka nga pala taga Asus. The joke lang. So meron nga pala ang Asus na mga video card na gold, no? They have the option na mag-red and mag-gold. So perfect to. Oh, guys, kasi kadalasan wala pa ata akong nakita. Ah, hindi, meron din Jetstream, palit. Meron din silang gold na ano. So perfect to, guys, kasi tingin ko pasok na pasok sa gold team nyo to. Pero meron nga silang maraming kulay, katulad ng sinabi namin before. So, kung depende talaga sa component na ninyo, i-select nyo yung color ng casing na gusto ninyo. Okay. So, ano pa? Siguro yung ano, yung loob, tignan na natin. Okay, sige. So, loob, anong meron? Okay. So, nakikita natin na generous yung aerocool sa pagdating sa fans. So, may libre tayong fans dito. Tsaka dito. 20 naman to. I see. Oo nga, no? Ano ata ito eh? 200 millimeter. Kung hindi ako nagkakamali. 200 millimeter to. 220, yeah. Tama. Tama, galing mo. Tara, nag-research ka. Ito, 120. Yes, 120 to. Pero you can also put, guys, is 180. Kung hindi ako nagkakamali, o 140. Na fan. Katapos, on top. Yan, yung tinanggal natin kanina. Okay. Yan, ang maganda dito. Yan. Kita nyo yung ano? Yan. Pwede nyo kabitan ng radiator for water cooling for dalawang 20. Ay, 14. 14. O, 140 tsaka 120 na fans. Okay. So, talagang, ang maganda dito sa case na to, although siya ay compact na casing,
meron siyang option para mag-liquid cool ka. Mm. Na mga closed loop, kung tawagin yan. Mm. Yung ready to use na, na mga water cooling, CPU water cooler. Okay, so ano pang meron tayo dito? O nga pala guys, no? So you can actually use different size ng fan. As you can see there, katulad sinabi ni PK, 120, may 140. I'm not sure kung kaya din ito one, ano, kung kaya nito bigger fans. Pero as you can see, you can do push and pull here na configuration. Kasi you can actually mount the fan on top of this bracket or under. Yes, under. So meron nga ano sa AeroCool yung radiator niya, yung fans, may dalawang fans sa taas, may dalawang fans sa baba. Pwede mo tanggalin to eh. I see. Okay, so total, hindi naman na uso ang mga optical drive ngayon, pwedeng tanggalin talaga to. Kasi you can all download na yung mga content eh, ng mga drivers eh. Ako, tinanong mo yung computer ko, bigay din walang drive. Ganda-ganda ng PC. Wala akong ano, wala akong optical drive eh. Anyway, tapos looking at the top nga pala, PK, baka makalimutan natin. Itong mga to ay... 2.0. Okay, so may dalawang 2.0 USB and 3.0 na USB. Diyan naman, anong meron dyan? Yung jacks for audio, preset and power button. Okay, so very standard naman. Pagdating naman sa, ano, sa fans nga pala guys, nag-email sa akin si AeroCool. Ang sabi nila, meron daw silang special na fans. Ito yung tinatawag nilang DS fan. So, dinisign yung fan na yun para sa mga DS series nila na casing. So, nakita ko yung picture, ang ganda. Ang ganda. Pero sabi nila magpapadala daw sila sa akin. Pero tingin ko hindi nakahabol eh. Pero once na dumating, ayan mo, papadala ko sa'yo. PK. Okay, so, unbox din natin yan. Unbox din, oo. Katas PK, dun sa likod, ilan yung slot na pwede mong ikabit dito na GPU? Yung apat yung bracket niya eh. So, kung sa standard na 2, so dalawa. Dalawa, na GPU. Eh, pang MATX eh. I see. So, talagang ano. Ngayon, kung ayaw mo naman ng dual video card, pwede naman sound card, no? Kung sakaling mas gusto mo ng dedicated na sound card, katulad ng Creative, no? Taga, nagpa-vlog ako. Okay. Katapos, pagdating naman sa motherboard tray, guys, ito yung motherboard tray niya. Nakita natin. Yan. As you can see, may mga holes siya dito. So, basically, this is for the cable management. Yan. So, ito is para dun sa, nakababa siya, para sa bracket ng cooler. So, para hindi mag-interfere dun sa platform ng motherboard tray. Katapos at the same time may mga holes siya dito para dun sa power supply naman ng mga cables sa power supply. Yun, which is actually mounted here. May kasama pa ang filter. Ayun, mayroon din dust filter which is nice kasi removable siya. So easy ito ano. Alam mo convenient 'yan kasi kadalasan na hindi mo na kailangan kalasin yung casing, no? O kaya yung unit, no? Ano mo lang yan, tapos basahin mo, patuhin mo, pasak mo ulit. Katas may napansin ako, PK, parang may ano dito, no? Ano to? Rubber, para dun sa PSU. So guys, meron siyang space or gap para makasip-sip ng maigi yung power supply nyo ng hangin, ng positive air. Tapos lalabas naman dito sa likod. Okay, so meron tayo nga palang ano, ilan nga pala, PK, na sabi mo kanina? Ilan yung slot niya para sa hard drive? Apat. So, nakikita nyo dito, dalawa. Oo, ngayon, nasan dalawa? Na isa pa. Meron pang dalawa dito. Akalain mo yung nag-research ka talaga? Hindi ko alam yun ah. Okay, so may dalawa pa pala siya. So, this one, guys, is for SSD. Yes, tapos this other two is for hard drive. You can also put for SSD if you want kasi may this brackets naman. May bracket naman siya, so you can use your ang ganda ng bracket niya, bracket mo expandable, so easy to install na hindi mo na kailangan i-screw yung hard disk mo. Ayan. So easy to mount siya, ayan, which is very convenient. Thank you AeroCool sa napaka-nice na case na to. Okay, so ito yung ano natin is the box for the accessory. So kasama dito guys, assuming ni, wala mo nga PK, ano naman ito. Sige nga, ako nag-research ka. Dali. Rubber. Ano ba? Okay. So ito yung kasama PK. Can you help me? Anong ano yan? Mga tornilyo. Yes. Tsaka yung ano, beeper for motherboard. Yes, yun. So basically, yung mga basic and standard na accessories na kasama. Nandiyan ba yung stand-up screw din? Para sa motherboard? Parang wala ata ang stand-up screw ah.
Ayun, meron. It's black nga pala, guys. Nice. Lahat itim, nice. Eh. Lahat itim. Kasi kadalasan, gold ang ano eh, no? Gold ang stand-up screw eh. Merong ano dito eh, parang special na... Ano? Sige. Ako rin, may hawak ako dito special eh. Nandun sa laman ng baset. Ito yung mga goma. Ah, goma. Okay, I think this is for the fans, kung hindi ako nagkakamali. Ah, dito? I see, grommets para sa ano, sa hard disk. Okay. So, kasi di ba yung hard disk natin? Nagbabibrate. Oo, nagbabibrate. So, talagang DS yung ano niya. Dead silence. So, tinodo na niya, pati yung hard disk mo, para okay. Tahimigin niya. Grabe. Ganda. Tapos ito nga pala, meron ako special item dito, guys. This is a USB. USB na header na ikakabit mo sa motherboard mo. Pero ang problema mo, gusto mong ikabit yung halimbawa ito. Oh. So, meron ka ng converter na USB 3.0. Since na USB 3.0 is backward compatible, guys. Mm. So, kung gusto mong gamitin yung ito, pero at the same time, motherboard mo walang USB 3.0, you can use it pa rin. Ito. Using this adapter. So, parang mapa-plug mo yan dyan, guys. There you go. Yan. Tapos, plug this to your USB 2.0 header sa motherboard. Dali-dali, no? Ang galing, no? Convenient. Convenient talaga siya. Kasi kadalasan na, PK, hindi naman lahat ng micro ATX, no? Mayroong 3.0, no? So, bihirang-bihira lang. Yung ROG ba na Impact, meron ba yun? Oh, meron. Meron, okay. So, as you can see, guys, meron nga pala siyang thick cables para sa USB nyo. So, madali siyang, ano, kumbaga madali siyang kontrolin, madali siyang cable manage, no? At the same time, kumusta, PK, yung impression mo pagdating sa space nito sa loob? Very spacious. So, spacious pa sa mga... siya sa, ano eh, kasi yung cooling nga eh, di ba? Yeah, oo. Bukod sa dead silent siya, yung cooling capabilities pa, ang dami. Oo. Ang gusto ko talaga dito, may capabilities ka mag, ano, dito eh. Oo. Maglagay ng maraming push and pull na configuration ng heart na, ano, na radiator dyan. Tapos, ang gusto ko pa dito, kadalasan ng alam ko, pagka micro ATX, limited sa hard disk space. Pero ito, apat. May ample amount siya, di ba? Katapos, nag-feature ko siya ng malaking fan dito, no? Yan. Tapos, may space din siya para sa PSU. Okay, tingnan natin yung ilalim. Kumusta naman? Bukod sa maluwag, galit sa lamig eh. Oo, galit sa lamig. As you can see, guys, yung quality build ng ilalim, hindi nang nila basta parang gawa natin ng paa, tapos wala na tayong pakialam kung ano yung tsula niyan. Pero, you can see, oh, didesignan pa nila. Para may airflow din nga. Yes! At saka, usually naman, pwede naman nila end na lang dito yan, di ba? Oo. Pero tinan mo, nilagyan nila ng detail. Actually, pwede mo baliktarin rin eh. Pwede mo baliktarin rin eh. Pero, di ba? I mean, the eye on the, kumbaga yung attention to detail is talaga amazing. Pati sa ilalim, ginandahan nila. So, I think, ang magiging, ano ko lang, impression ko lang dito pagdating sa cables is yung sleeving. Hindi siya naka-sleeve. Usually, most, mga casing today, lalo na yung mga higher ano, is naka-sleeve na siya. So I think yun lang siguro yung ano ko, dapat naka it's either this one is sleeve or naka-black wires, no. Pero the rest, talagang wala akong masabi pagdating sa finish niya, maganda siya. Maganda siya. So ikaw, anong impression mo? Good ba or bad? Good. Good. Siyempre. Kung bibigyan mo siya ng score ng 1 out of 1 to 10, anong score niya? 10 ang highest. 8. 8. Okay, bakit 8? Yung ano eh, yung parang attention niya sa ano eh, yung sa para sa akin kasi importante yung temperature mo control sa loob. Okay. Ng components mo. Eh. So pang kung bibili ka ng casing, parang ito yung pwede mong i-carry over sa susunod mong build. Eh. I see, tama. Tsaka kung may LAN party, no? Oo. Ang dali lang, biro mo, dadali mo supercomputer tapos ganyan lang kalaki. This is very nice. Ako naman, if I'm gonna give this award siguro, I'm gonna give it a 9 out of 10. Mm-hmm. Kasi for me, bihira ako magkagusto PK talaga sa micro ATX form factor, sa small form factor. Kasi ang totoo, very, parang identical sila sa panito. Uh-oh. Parang lahat sila magkakamuka. Pero this one really stood out sa ano sa paningin ko. Unique siya. At the same time, it gives you more option kung anong kulay ang gusto mo. It lets you decide kung ano talaga yung color theme mo. Hindi mo na kailangan i-mod pa. Ready na siya, di ba? Katulad nito, gold. Kung gold yung opponent mo, di ba? Red na. Hindi katulad ng mga micro ATX na alam ko, limited lang sa black, white, and gray. Mm-hmm.
Tapos minsan, bihira-bihira magkaroon ng red or blue. So this one is talaga sa akin, it deserves 9 out of 10 na Poltan Award. Poltan Design Award. Yes. Oh, may award na. Yes, may award na siya. So there you have it. I hope na sana nagustuhan ninyo yung unboxing namin. At maraming salamat kay PK. Ooh, yes. Thank you for visiting us here sa Pinoy Unboxing. At ano sa palagay ninyo kaya ang maganda dito sa DS Cube na to? Please let us know with your comments down below. Parang rhyme yun, di ba? Natutunan kay Winslow yun. Okay. So, nga pala guys, since na you're watching this video, meron akong small na giveaway para sa viewers natin. Piki, pwede mo mapapapot yun? Ayan. Yan. Yes. Dahil bumisita si PK dito at bilang lang mangyari yun, meron kaming i-giveaway sa inyo ni PK. PK, ano ba yung ibibigay natin sa nila? So, ano naman eh, Aeropool Strike X Fury Mousepad. At saka meron lang naman tayong pamimigay na Strike X na wireless mouse. It's a 2.4 GHz wireless mouse. At the same time, it's very small. Yan, perfect for your laptop. Yan, hindi. Mouse at mousepad yan. Yan, mouse and mousepad yan. So ngayon, ang tanong, paano ba nila mapapanalunan to? Well, you have to find out and read the article. Mm. So, malalaman nyo kung ano yung mechanics namin dito sa, ano na to, sa giveaway na to. So again, thank you for watching. I'm Poltan. I'm PK. And you're watching, thank you for watching Pinoy Unboxing.